Hi guys! Welcome back to my channel. So in today's video, I will be giving you my thoughts about this new and improved Clean and Clear Essentials Foaming Facial Wash. So if you want to know my thoughts about this product, please click the subscribe button and the tiny bell button para ma-update ka sa aking channel. So yung kanyang packaging is clear and yung kanyang cap is kulay purple or violet. Tapos medyo orangey yung kanyang kulay. I think it's the bottle kasi kapag ginagamit ko siya, clear yung kulay ng kanyang product. Sabi dito, oil-free, won't clog pores, controls oil, and removes 99.8% of pimple-causing germs. So, kulang pa ng 0.2%. This one is 50 ml and yung price niya is 80 plus. Ilalagay ko na lang somewhere. Merong mas maliit neto, parang 20 plus lang yon. Tapos merong mas malaki neto, parang nasa 100 plus. Sa likod ng packaging, naka-embose yung kanyang expiry date and yung mga manufacturing. Meron pa nakalagay dito na Clean and Clear Essentials Foaming Facial Wash is especially designed for young skin to remove excess oil while its social ingredients help prevent pimples. It's a fluid formula, cleans deep without causing dryness, and is gentle enough to use every day for cleaner skin. Nagamit ko na to for 3 weeks and so far so good. Yung kanyang smell naman, fruity yung kanyang smell. Yung consistency niya is thin. Yan, parang tubig siya. And kapag nilagay mo siya and pinabula mo siya, mabilis naman siyang bumula. Wala naman akong masyadong masasabi sa packaging niya, pero yung pressure niya compared doon sa una kong ginamit na Pond's Anti-Acne Facial Wash, mas mahal siya kasi yun nasa 60 pesos lang, tapos mas marami yata yung laman nun. And ito naman, 80 plus. And mas maliit yung kanyang lalagyan, pero mas makakatipid ka dito kasi nga watery yung kanyang consistency, and pabulain mo lang sa iyong hands, ilalagay mo lang sa iyong skin, effective naman pa rin. Hindi kagaya nung dun sa Pond's na thick yung kanyang consistency and kailangan mo ng marami. Parang paste yung consistency ng pan. So, kahit na mas mataas yung price na itong Clean and Clear, mas makakatipid ka kasi konti lang ang kailangan mo para ilagay sa iyong face. Kahit saan meron nito, meron sa supermarket, sa drugstores, sa Watson siguro meron din nito. Pero ngayon ko lang siya na-try kasi na-curious din ako dito sa product na to. And yun nga, pag-uusapan naman natin yung kanyang effectiveness. Kung effective ba siya sa pimple, kung nakakawala ba siya ng oil, kung gentle ba siya sa skin, pwede ba siya sa mga young skin. Kasi most of my viewers is mga bata pa and lagi sila nagtatanong na, ate, pwede ba to sa 13 years old? Pwede ba to sa 12 years old? So, yung mga nagagawan ko ng review in the past, karamihan doon hindi pwede sa mga ganong age kasi nga medyo harsh yung mga chemicals ng mga nire-review kong product. So this one, it claims na pwede daw siya sa young skin, and I must say na yes, pwede siya sa young skin. Kung ikaw ay ganyan, nagtatanong ka sa akin, diba, 12 years old, ate, pwede ba yan? Yes, siguro pwede to. Very gentle siya sa skin and wala siyang stinging sensation and hindi siya drying. After mo magbanlaw, very moisturized yung iyong skin, malambot siya. So, dun tayo sa sinasabi nito na mapaprevent niya yung iyong pimples. Sa akin, hindi niya na-prevent. Kung mapapansin nyo, meron ako mga dark spots. First week na ginamit ko to, nag-breakout ako. Hindi naman sobrang grabbing breakout. Parang 3 to 4 na pimples, pero malalaki. So, ayan, meron ako mga spots kasi hindi ko naiwasan, pinutok ko. First week na ginamit ko to, parang ayaw ko na siyang ituloy kasi ngayon parang hindi hiyang yung skin ko dito sa product na to. Pero after no, nung nagkaroon ako ng tigyawat and all, parang tinanggap na rin siya ng skin ko, pero hindi niya natulungan yung mga pimples ko and whiteheads na makakate. Ang naitulong niya sa akin is na-prevent niya yung pagiging oily ko. As in, hindi ko kailangan mag-check ng mag-check kung oily na ba ako. Walang ibang nabago sa skincare routine ko kung hindi ito lang. Kadalasan lang din naman, nag-wash lang din naman ako ng face and hindi na ako nag-skincare. So, ito lang din yung ginamit ko. And doon ko napansin na nabawasan yung pagiging oily ng aking skin. So, if you are oily, try mo to kasi parang nagpe-prevent niya talaga yung pagiging oily. Kasi sa akin, nag-work siya. And maybe, baka sa'yo din, mag-work din siya. Nagkaroon ako ng tigyawat. Tinitreat ko na lang siya ng aking mga anti-acne products. Pero, ito talaga yung naging cause ng aking acne. So, siguro kung mangyari din yun sa'yo,
ituloy mo lang baka sakali na tanggapin or mahiyangan mo rin siya eventually. Kasi sa akin minsan ganun, hindi ko talaga gini-give up yung product pagka alam ko or kailangan ko pa siyang bigyan ng ilang pagkakataon pa. So first week nagkaroon ako ng breakouts, second week nawala na siya and naging hiyang na, and 3 weeks ko na siyang ginagamit and magpo 4 weeks ko na siyang ginagamit today. Pero meron pa rin siyang laman. Ito pa, hanggang dito pa yung laman niya. And hindi ko alam kung kailan pa siya mauubos kasi konti lang naman yung ginagamit ko dito sa product na to. Considering na kapag maghihilamos ako, 2 beses ako naghihilamos sa 1 ligo. Eh, umaga at gabi ako naliligo. So, 4 beses ko siyang ginagamit or kinukuwanan ng product. Pero, meron pa rin siyang laman. So, worth it talaga yung 80 plus pesos mo. Itong product na to, tinutulungan niya yung aking oiliness. Yun namang Pond's Acne Clear, tinutulungan niya yung aking mga pimples para hindi magsilabasan. So, hindi ko alam kung sino yung gagamitin ko sa kanila. Pero, I think, ito muna yung gagamitin ko. Kasi meron naman ako mga pang-treat ng pimples and acne. So, siguro ito na lang kasi nagagawa niya yung kanyang trabaho sa aking oily skin. And yes, masasuggest ko siya kahit kanino, even sa lalaki, sa bata, o sa kasingitan ko dyan, o sa mas matanda pa. Kasi very gentle lang siya sa skin. Yun nga, kahit nga bata, yung skin nga nakalagay dito, pwedeng gamitin to. And I highly recommend this kung oily ka talaga. Pero kung magkakaroon man ng kagaya ng nangyari sa akin, na nagkaroon ako ng pimples or acne breakouts in the first week of using this product. Kasi yun nga, baka eventually makahiyangan lang din ng skin mo. Kulit-kulit. Natutuwa lang din ako dito sa product na to kasi ito lang yung facial wash na nakapag-minimize ng aking pagiging oily kasi super oily talaga ng aking skin. Combination skin kasi ako, itong aking T-zone, yan yung pinaka-oily sa lahat. And ito naman, yung mga gilid-gilid na part ng aking mukha, yan very dry naman. So, hindi ko alam kung paano gagawin ko dyan. So, itong product na to, kahit na it controls oil o kung nakakapagpawala man po ng oily skin mo, hindi niya pa rin maapektuhan yung iyong dry skin kung kagaya kita na normal skin. Combination skin. Yung dry areas ng iyong skin is hindi lalong magiging dry kasi after mo mag-wash nito, parang well-moisturized pa rin yung iyong skin and very smooth. So, yun lang guys. Lahat-lahat. Wala na ba ako nakalimutan? Kung may nakalimutan na lang ako na sabihin or kung meron pa kayo mga questions, i-comment nyo lang down in the comment section. And kung meron pa kayo mga suggestions, comment nyo lang din. Kung na-try mo na tong product na to, please share your thoughts and experience about this product. And kung nakatulong man tong video na to, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel. Yun lang. Maraming salamat sa panonood and see you guys on my next